Okay, magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi po sa lahat mga kalingap. Yung video po ito ay patukol po sa mga estudyante na kahit papano ay nabigyan po natin ng educational assistance sa tulong po ni Ate Darin, kasama din po yung ibang mga kaibigan niya. Ano po, so salamat talaga sa inyo kasi ilan lang sa kanila ay talagang lumanang disgrasya at hirap sa buhay, ngunit sa pamagitan po ng konting educational assistance ay nagkaroon po ng liwanag yung kanila pong landas sa larangan ng pag-aaral sa edukasyon. So panoorin niyo po ang kanila pong mga kwento. So, siya po ay si Roy. Si Roy po ay na-disgrasya. Ano po? Siya po ay tumutulong sa pagtatrabaho ng kanyang ama. Tapos sa hindi inaasahang pangyayari, sumabit pong hawak niya na bakal sa live wire. Kaya po, naputol. Yun po yung dahilan ng pagkaputol ng kanyang dalawang kamay. Sa pamagitan po ng tulong, una ay nabigyan po si Roy ng dictionary kasi yun lang po ang hiling niya. Ayun, so salamat kay Ate Darin. Siya si Ate Darin. Matagal siyang din nakapagpadala dahil naghirap talaga siya. Ilang buwan din yun. Nasa Israel siya. Dating taga-Palawan, kaibigan namin. Membro ng simbahan. Ano nga siya na nakita niya yung video niya sa puso niya. Kaya siya yung nag-sponsor na yung dictionary. Yan. Tapos matagal siyang, kumbaga ngayon lang talaga siya nakapagpadala ulit. Nagkaroon ng gera doon. Tapos hindi sila nakatrabaho. Hindi sila makalabas. Nasa sila. Anong tawag doon? Doon silang siya natatrabaho. Pero sabi niya, parang uuwi na rin siya dito sa Pilipinas. Kaya sabi niya, maaring sabi niya, hindi niya naman ito yung pagtulong sa mga bata. Kasi hindi lang siya mayroong pang-estudyante. Bali, anin sila na ito, pipi. Next month naman, ito ay para sa dalawang buwan. Ano sabi niyo pa? Siya si Ate Darin. Sige, ikaw naman, Ate Darin. Ah, sige. Ate Darin, maraming salamat po sa tulad po sa mga sabi mo po sa akin. Sana po makuha po kasi ito. Salamat po kasi. Ito naman po ay si Maricel, yung ate, at si Mikay, itong kanyang bonsong kapatid. Sila po ay kuminsan na hindi rin nakapasok dahil walang pamasahe, walang baon. So, ganyan po kahirap ang kanilang kalagayan. Ang isa po sa nagbigay ng hirap sa kanila ay yung sakit ng kanyang nanay na nagkaroon ng depresyon. Kuya mo. Kasi si Ate Darin. Alam niyo si Ate Darin? Hindi pa. Hindi pa yata. Pero, sinabi namin kay Ate Darin na sasama kayo si Mikay at saka si Marjon. So, ngayon, nung sinabi namin sa kanya,
hindi rin siya kaagad nakakaano kasi nasa Israel. Nabutan siya ng giyera. Buti hindi sinatamaan ng bomba. So, ngayon, nakakalabas na siya. So, tinupad niya kayo, yung pangako niya. Tinupad niya. So, magbigay siya ng pangbaon. Kay, pamasahe. O, pangbaon at pamasahe kay Mikay para makaaral na. Na Mikay. Ano ngayon gusto mo, Mikay? Tapos mo, mag-aral? Ano ngayon gusto mo? Teacher? Police? Teacher. Oh, teacher. Ako para sa inyo ni Kuya. Para sa inyo. Tapos, ang sabi mo ka, Darin. Salamat po. Maraming salamat. Sige. Ate, ingat ka dyan, baka, Ate Darin, ingat ka dyan, baka may gera dyan, baka matamaan ka ng bomba. Salamat po. Salamat po. Sel, kasel. Yan ang ate. Tanong din po kay Ate Darin, maraming salamat po at may pangbaon na po ng kapatid ng dalawa sa akin. Salamat po. Ingat po kayo dyan. Magkano yan? Ito kayo po. Yan. Salamat po. Ito naman po si Debian, yung babae, si Winwin, yung lalaki ay nagpa-practice teaching na rin po. At si Debian naman, third year college. Sa pamagitan po ng educational assistance po ay karoon po ng kaluwagan yung kadilang pag-aaral. Salamat po. Sabi mo ingat doon kasi ingat po kayo.